Kung maaalala ninyo, nung Biyernes nag-usap-usap tayo, 'di ba? May kinuwento ako sa inyo yung gulo doon sa customs. Oh, 'di ba naalala niyo noon? Oh, eh ayaw niyo maniwala sa akin, walang pumipick up na media noon eh. Walang pumipick up talaga kasi nga lahat sila nagbabakasyon sa Japan. Eto, meron talagang totoong nagaganap na hindi binabalita. Pansin niyo, hindi ito binabalita ng mainstream media. Na ito daw, yung pinalit na bureau chief, okay, ng Bureau of Customs. Itong pinalit na si Rubio ay dati daw bagman, according to Senator Lacson. Okay? Sabi ko nga, ito si Senator Lacson, may mga bagay na hindi ako sa kanya sang-ayon pagdating sa mga gusto niya mangyari. Pero in terms of intelligence, marami ho talaga itong alam. Maybe it's because naging PNP chief siya at may mga connection pa rin siya. At ito nga sinasabi na si Rubio, yung pumalit doon sa dating BOC chief, ay dati daw itong, nasangkot na daw ito sa katiwalian, nasangkot na daw ito sa iskandalo. Sa katunayan, may kaso nga daw ito sa ombudsman. Okay? Kung maalala ninyo, yung pinalitan, ang balibalita, yung aking nakuhang source, sinabi na yung napalitan daw na yon kasi sasabog na yung balita about smuggling. Sasabog na yung balita na merong nangungumisyon daw di umano na tao, malakas na tao sa gobyerno, at sa sobrang lakas daw nito at lakas nung kinikita, million-million, 100 million at 50 million ang pinamimigay daw, di umano ha, ayon sa ating source, na mukhang sasabog na, kaya pinalitan daw. Okay, kaya daw pinalitan. Ang nakakapagtaka nga dito isa, baka masabi ninyo, kung talaga nagbibigay yun at malakas yun sa gobyerno, bakit siya papalitan? O, di ba? Yan yung another angle. But the question is, hindi ho siya papalitan dahil lang nagbibigay siya, so hindi siya papalitan. Hindi ho yun. Ang question ho dyan, isipin nyo na malalim, bakit siya papalitan kung talagang nagbibigay siya? Kung ha, talaga. Baka napupurnada na o na may nakakapansin na at mabubuking na. Dahil remember, ito story eh. Tandaan ninyo, context yan. Malaking konteksto ang pinanggagalingan yan. Ano konteksto? Nanggaling ito dun sa isang congressman na nagbulgar na mga pangalan ng mga smuggler. Isipin nyo maigi yun ha. Paano nalaman nung kongresista na yon yung mga smuggler? So naturalmente, ano nangyari? Isipin nyo mabuti ha. Isip kayo ha, huwag kayong maging tanso. By the way, meron pala tayong vocabulary of the day. Na pinost natin yan. Ano ho yun? Vocabulary of the day, TP. Ano ibig sabihin ng T at P? Tangang Pinoy, okay? So pag sinabi kong huwag kayong TP, ibig sabihin nun huwag kayong tangang Pinoy. Okay, linawi natin yun ha. Ibig ko sabihin ng TP, tangang Pinoy. Okay? So huwag po kayong maging tangang Pinoy. Isipin nyo na maigi. Kasi magkakasunod. Okay, magkakasunod yung sequence niyan. May binulgar si congressman. Biglang na-suspend yung hearing na yon sa Congress. At ngayon, wala na sa kanya. Nailipat na ng ibang komite. Ibig sabihin, ito matindi ha. Ibig sabihin, merong gumagalaw. Bakit nawala sa kamay niya yung hearing na yon? Isipin nyo maigi. Wag TP. Wag kayong TP. Isipin nyo ha. Bakit nawala sa kanya? So ibig sabihin lang, merong kamay na gumagalaw at tinanggal sa kanyang komite yung hearing ng mga smuggler. Sino ang may kapangyarihan magtanggal nung smuggling yung hearing na yon sa kanya?
Kayo na sumagot. Bilang kongresista, sino ba ang pinakamataas dyan at makapangyarihan? At bakit natanggal sa kanya? Eto ba? Natanggal na sa kanya. Pangalawa, biglang sumulpot si Onion Queen. Kilala niyo si Onion Queen? Sabi nga, meron ako nabasa, itong si Onion Queen ay isa lang scapegoat. Wala naman na itong kinalaman at ito ay matagal nang naayos yung kanyang negosyo at hindi na ho siya nagiging smuggler. Okay? Bigla lang lumabas si Onion Queen. At paglabas ni Onion Queen, biglang nawala na yung mga pangalan na binanggit ni Congressman Swan Singh. Isipin nyo ha, isip tayo, wag ko kayong tipi dyan. Hindi bawal ang tipi dito. Anak ng weteng . So isipin nyo yun ha, sa sumadaling salita, tinanggal, binanggit, tinanggal sa kanya, tapos may ibang lumabas. Simple lang, merong kamay na gumagalaw sa likod. Merong nag-manipulate kung paano mawala yung issue na yan. Merong nag-ooperate. Okay? Eto. Because of that, inuunti-unting tanggalan ng source yung smuggling issue. Okay? Although, wala silang magagawa kay Congressman Swan Singh because he is an elected person. So, hindi nila pwedeng tanggalin yun, di ba? The only thing that they can do is remove it from his committee. Ginawa. Isipin nyo yun. Ang problema ito. Saan ang galing yung source ni Swan Singh? Possible. Sino ba ang nakakaalam ng mga smuggler? Tanungin ko kayo. Sino? Walang iba kung hindi ang customs. So, tamang-tama, pag alis ni Marcos, nakasama niya mga media, masayang-masayo mga media, kumakain sila ng snow, kaya tuwang-tuwa sila, libre chupanga, ay dami pa ng mga ano doon. Tapos, isipin nyo ha, biglang natanggal yung customs chief. Na maybe, I'm not saying it is true, maybe, yun ang napaghinalaang source ng mga smuggler. Ibig sabihin, yung mga pangalan ng smuggler na nakuha ni Swan Singh, maaring pinagmulan o pinagdudahan. Hindi natin alam. Alam mo naman, pagpraning. Di ba? Pagpraning. Kung sino-sino pinagbibintangan. Ayun. Nasibak. Di ba? Nasibak. At pinalitan. Eto, malupit. Yung ipinalit. Dati nang nasangkot. Eto yung article na yan, ha? Para alam natin, ha? Yung si Rubio. Di umano, ha? Sabi ni Lacson. Pakita natin yung article na yan, ha? Ayan ang article na yan. Papakita natin. Babasahin natin yung article na yan na lumabas sa Tribune. Alam naman natin. Ano Tribune? Sa mga nakakaalam, ano Tribune? Kasi ito, tandaan nyo, kaya napaka-importante na kayo ay updated. Kayo ay updated sa klase. Anong klase? Sa class. My class. Sa class ng Banateros. Bakit to? Kasi mayroong pattern yan eh. Naalala nyo? Sinabi ni Bobby Tiglaw. Sabi ng tatay ko, Bobby daw ang tawag doon. Bobby Tiglaw. Okay? Ano kanyang diniscuss? Sabi niya doon, dadalawa na lang dyaryo ang hindi hawak ng gobyerno. Etong Tribune at saka yung dyaryong pinagsisilbihan ni Rigoberto Tiglaw. Tama, mali?
Eto na yun, lumabas na. Kaya, eto lang ang naglabas nitong balita na ito. Ano ba yung balita na yan? Ito. Pakita natin. Ayan. Elections list, Rubio, who is said to be with the Intellectual Property Rights Division of the BOC Gen, ibig sabihin yun, dating chief ng IPR division ng BOC, was among several dozens of men and women who were identified by the senator as collectors of tara or bribe money from... Basa! Tama. Smuggler. Hindi ho smugglers. Magkaiba ho yun. Rapper ho yun, ha? Sa madaling salita, kasama daw di umano. Collector daw. Ang yan yung collection dyan, yung tara. Alam niyo yung tara, di ba? Yung, basta yung tara, tinatawag dyan. Pag sa customs, tara. Kaya ang dami ng natarantado dyan eh. Kasi sa tara na yan eh. Marami na naging gago. Ang kasama daw doon ay si Rubio. Mantakin mo, ha? Kapartner nito noon ay mga smuggler, according to Lacson. Sino yung smuggler na kasama sa binanggit ni Swan Singh? Diba, nandun yung si Michael Ma at ang kanyang partner na si Martin Araneta. Kayo na lang. Also on the bribe takers and givers list were BOC Deputy Commissioner Venner Bakirin and Teddy Rabal. Bakirin and Rabal, along with BOC Assistant Commissioner Maronila, were allegedly the ones who pushed for the appointment of Rubio as BOC Chief despite his low rank of Director 3 in the Bureau according to sources. Kita nyo, ha? Kita nyo ito. Ha? Kita nyo na maigi, napakalupit. Ang nagtulak pa para maging BOC chief, etong low ranking officer. Ha? Director 3 in the bureau, ibig sabihin meron pang mas nakakaangat sa kanya. Sino? Si Bakirin in Rabal. Along with Assistant Commissioner Maronila. Sino yung tatlo na yon? Yan daw ay di umano, according to Lacson, ay bribe takers and givers. Ang lupit. Mantakin mo. Puro mga pinangalanan sa Senado na mga involved sa smuggling. At ngayon ay namumuno na sa... Saan? Ay, naku po. Ayun naman pala yung kaibigan mo, kaibigan ko. Ang lupit, di ba? Ang lupit talaga ng bagong Pilipinas na ito. Okay. Ito pa, ha? Sino ba yon? Sino ba yung Maronila? Yung isa sa mga ginawang siya yung isa sa mga nagkumbinsi daw na para maging BOC chief si Rubio. Sino tong si Maronila? Maronila was previously accused of receiving bribes in connections with the 6.4 billion Sabu shipment. According to a 2018 tweet by Pasig City Mayor Biko Soto, that question is promotion to assistant commissioner. Alupet! Hindi ako nagsasabi niyan, ha? Nibabasa ko lang yan.